Kabayan, yung state of mourning nga na plano ideklara ay kinumpirma sa atin ni Basilan Governor Jim kanina o kagabi nung siya ay bumisita dito sa Burol sa May Cosmopolitan Memorial Chapel sa Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa kanya ay pag-aaralan na nila kung kailan ito ipapatupad dahil isa sa mga masugid anyang taga-suporta ng programa ng provincial government ang pinaslang na si dating Mayor Rose Purigay. Pakinggan natin ang panayam sa kanya. Napakasakit, di ba? Hindi mo ina-expect sa ganun. Isa siya sa mayor na tingin ko na parang alam mo yung sayang yung nawala siya na at this early na ang laki ang naitulong sa bansa natin, particularly sa Basilan. Kahit na anong issue, kahit na anong situation, di mo marinig sa kanya yung salita na pwedeng maka-antagonize or makasakit ng isang tao. Kabayan, bukod pa nga kay Governor Jim Saliman ay pumunta na rin kahapon dito dako alas 9 kagabi ang mga kamag-anak ni dating Mayor Rose Purigay. Sa ngayon po ay nakasarado na ang buong chapel kasi kagabi po, hating gabi, ay umuwi po muna pansamantala siya ang kanyang asawa at kanyang anak para makapagpahinga. Ayon sa mga gwardiya dito, alas 9 na umaga po silbing bumalik ang mga kamag-anak para magbantay dito sa chapel dito sa nasabing lugar. Bukod pa nga kay dating Mayor Rose Purigay ay dito rin nakalagak ang labi ng kanyang executive aide na si Victor Capistrano. Alas 11 kagabi naman nag-upisa ang burol ni Victor Capistrano kung saan pumuntang hindi bababa sa 20 mga kamag-anak at kaibigan para magpaabot ng kanilang dalamhati. Hindi muna nagpaunlak ng panayam ang bulsong kapatid ni Capistrano pero kinumpirma niya sa media kabayan na inaayos na nila ang mga dokumento na kailangan para mauwi sa Lamitan City ang labi ng kanilang kamag-anak. Sa impormasyon na nakuha natin ay sa ngayon hinihintay lang munang makalabas sa ospital ang anak ni dating Mayor Rose na si Hannah Purigay bago ilipad pabalik ng Basilan ang labi ng dating alkalde. Sa ngayon ay nasa ICU pa si Hannah pero stable ang kondisyon. Ngayon kabayan, ayon sa mga gwardiya dito sa lugar ay pupwedeng bumisita ang kahit sino, basta iraradyo lang po muna nila para makaakyat ng upper ground floor ang sino mang nais magpaabot ng pagdadalamhati dito sa kanilang pamilya. At yan ang pinakuling sitwasyon dito sa may Araneta City sa Quezon, Araneta Avenue sa Quezon City. Balik sa iyo, kabayan. Maraming salamat, Liza Aquino.